Diba sabi nila, pag swerte ka sa lahat ng bagay, when it comes to love life, fail ka. So, ikaw mo, swerte sa lahat ng bagay? Sa lahat ng bagay, pero when it comes to love life, wala. Aww. Hey, good morning, Ka-Coffee. Siyempre, nandito pa rin tayo sa Japan, Ka-Coffee. Siyempre, pag nandito ka, isa sa nakakamangha kapag nasa Japan kayo, mapakinggan mo po yung mga kwento ng mga kababayan nating Pilipino, na yung iba, citizen na, yung iba, resident na. Marami silang magagandang kwento dito, Ka-Coffee, na kapupulutan natin ng aral. Ngayong araw, nakuswerte na naman tayo. Nakausap na naman po natin si Ma'am Eden. Nakubatikan na ito dito, Ka-Coffee, sa Japan. Kung may mga tanong kayo sa kanya, ayan, i-comment nyo dyan sa comment section. Baka matulungan din po tayo ni Ma'am Eden. Kung paano kayo mamuhay dito sa Japan, tanungin nyo na po siya. Sige, dito na tayo kay Ma'am. Ayan, next naman si Ma'am. Kumusta, Ma'am? Kumusta po dito? Okay lang, mabuti. Hello po sa inyong lahat, sa mga viewers ni Ka-Coffee. At so sa akin din po sa si Honey Glamorosa Vlog. Kumusta po kayo dyan? Ma'am, ilang taon na kayo dito sa Japan? At ano po yung ginagawa ninyo, pinagkakaabalahan dito sa Japan? Actually, dito sa Japan, bali nasa 20 years na ako dito. Ganon. Anong pinagkakabisihan naman ni Miss Eden? Ayun, mayroon ako. Kasi tatrabaho sa food company dito sa Japan. Pero alam mo na dito sa Japan, kung wala kang mga sideline, wala kang diskarte sa buhay, mahirap mamuhay. Kasi unang-una, di ba, mataas ang standard of living dito sa Japan. Then aside from that, yung tax nila napakataas. Mataas kasi yung tax dito, lahat babayaran. Pero mapapakinabangan mo naman pagdating ng araw. Pero convenient mabuhay dito, no? Kahit malaki yung tax, maganda naman yung mga benepisyo na nakukuha ninyo. Oo, okay naman. Hindi pareha sa atin. Anong nyo ba? Parang napansin ko, parang nag-online selling kayo ngayon. Isang diskarte, no? Meron din ako yung selling, yung mga on-selling ko. Pero ang kinukuha ko kasi yung mga mura lang na, yung parang pang masa ba, para lahat maka-afford na bumili. Kasi ang bibilihin mo, yung mga may kaya lang or may yede, samantalang yung mahihirap, hindi sila makakabili ng signature. So, ang nag-prepare ako na pumuha ng kunin yung quotes. Mga quotes. Kasi yun, kaya Michael Kors, yan. Okay. Ka-Coffee, nakita ko kasi yung mga produkto ni Mama. Hindi lang namin dala ngayon sa interview namin. Pero mga imported, mga branded po yung mga bag na ipinagbibili niya. No? At mura. Kasi tayo, minsan, syempre, pangarap din natin magkaroon na medyo syala-syalang bag, eh, no? Mm-hmm. Sa mga okasyon. Medyo mahal, di natin afford. Pero nakita ko yung kay Ma'am. Halimbawa ito, pakita ko sa inyo. Samples ni Ma'am eh, pero isa lang yan. Halimbawa yung Gucci. Mabibili mo siya ng mura. Tapos ang ganda pa. Hindi pa siya yung last pag, hindi pa siya yung gamit na gamit. Na, alam mo yon, parang bago pa. Actually, sabi ko nga kay Ma'am, pa-order din ako. Yung pansi, very affordable na. Yung target ni Ma'am, yung medyo hindi masyadong mga expensive. Mga coach, Ma'am. Mga coach, masyado mahal. Tsaka yung Michael Kors. Ayan. Coach and Michael Kors. Meron kayo sa Pilipinas niya, Ma'am? Nalin. Na, halimbawa, nasa Pilipinas sila. Pwede sila mag-order sa akin, din papadala. Kasi yung iba naman, pwede mag-order, din papadala. Pero sila magbabay sa tracking. Kasi mura na bigay ko sa kanila. Pag galing sa Japan? Galing sa Japan. Usually, baka mahal naman ang ano niya. Hindi naman, mura. Anyway, yung gustong mag-order, kasi pauwi ako ng December 21, paki-message na lang dyan kung ano ang gusto nila. Pakitingnan sa doon sa Eden's Love item. Okay. Mayroon akong Facebook na Eden's Love items. Tapos yung Facebook account ko. May Facebook account kasi ako. Eden's, pwede nila Love Items. Eden's Love Items. Spelling Ka-Coffee. E-N-C-E. Love Items. Eden's Love Items. So, love item. Proceed na tayo sa ating main topic. Marang napansin ko lang, Ma'am, ha? Ang dami Pilipina na nandito po sa Japan, mga single. Ala. Yeah. Mga single. Sige, usapang single. Usapang single, sige. Marami na ako nakakausap na parang single sila. Pilipina. Kasi depende siguro sa alam mo, minsan lahat tayo may kanya-kanya tayong pamumuhay, di ba? Minsan, may times na unahin na natin yung big sabihin walang swerte. Kasi di ba sabi nila, pag swerte ka sa lahat ng bagay, when it comes to love life, fail ka. So, ikaw mo, swerte sa lahat ng bagay? Sa lahat ng bagay, pero when it comes to love life, wala. Aww. Oo nga, promise. Anyway, di pa naman siguro uli ang lahat. O, kung sino ang single dyan, naghahanap ng forever, available ako. PM is the key. PM is the key. Bili na rin kayo ng product. Or DM. Yan. DM. Diba? Bili na rin kayo ng product ni Mama. Bili na rin ng Bakit? Bakit kaya?
Kasi hindi lang ikaw yung nakausap ko dito eh. Parang na sila. Parang, ano ba yun? Dahil yung pamilya nila sa Pilipinas ang iniisip or ayaw ng stress? Siyempre, unang-una, siyempre meron tayo na, di ba sa mga ano sa Pilipinas, meron tayong, kumbaga, hindi naman totally obligasyon. Parang nakasanayan na natin in our culture na pag once tayo, kumbaga, meron tayo, yung pamilya natin kailangan din na meron din. Di po ba? Yun naman talaga ang ano natin. At bukod doon, siyempre gusto rin natin na magkaroon tayo ng sarili natin. Kasi pag nagkaroon ka rin ng asawa mo or may kasama sa buhay, hindi naman lahat makakaintindihan at maunawaan. At when it comes naman sa mga ganyan, minsan sa in-laws din, hindi magkakasundo, mga ganun ba? Pagdating bang sa mga Japanese, siyempre may mga maraming Pilipino dito, may mga asawa pong mga Japanese. Kumusta po yung romantic relationships nila? Kung ano kalamig ang Japan, yun din. as on my ano on experience, personal experience. Kung gaano kalamig dito sa Japan, naka-jacket tayo, malamig daw kalamig, magmahal ang mga Japanese. Bakit? Sige ma'am, bigay kayo ma'am ng specific example. Bakit kasi yun? Alam mo, ano kasi sa mga Hapon, kasi saka isa pa hindi sila showy. Nawala. Parang okay lang sa kanila yung ganyan. Meron naman na ano, pero siguro kung mabibilang mo lang. Diba? Ibig sabihin lang hindi siya, ma'am, hindi talaga I love you. Wala silang ganyan. Hindi kagaya sa mga Pilipino. Okay. Kasi ang Pilipino kasi, masyadong very romantic, pero wala akong swerte kasi. Sorry to say. Anyway, kung sino ang nanonood dyan at may balak, still available. Available. Pero mas gusto mo Pilipino? Depends sa if God's will. If God's will. Pero yung mga Japanese ba, ano sila, good provider? Halimbawa, meron pa. Oh, good provider sila. Good provider. Kaya lang, may times din na nagsasawa sila or minsan, may makikita ka rin, minsan na, kagaya naman ng asawa ko, oh, super naman talaga siya, mabait siya. Sobrang kabaitan naman, naging tanga yung kinalabas. Hindi sa akin. Kasi nga super bait siya. Lahat na lang ginagawa niya mas in mag-arantor ka sa mga ta. Mabait naman. Mabait siya. Ma'am, usually, may mga kwento rin sa atin no, na asawa mo ay Japanese. Parang concern factor sa kanila yung pagbibigay mo ng tulong sa mga kamag-anak mo sa Pilipinas. Experience mo yan, ma'am? Kasi ako nga naman noon, hindi kasi, iba naman kasi yung sa ano ko ano, hindi ko kasi siya na-meet dito eh. Sa Africa ko na siya na-meet. Japanese? Yes. Okay. Kapitan ka sa barko siya at saka dati ano siya, manager siya ng Starkist Tuna, yung malaking company doon. May anak po kayo? Mayroon dalawa. Ilang taon na po? Nurse na yung anak kong panganay. Yung bunso ko is sa IT. Nasa Sinju, Ikebukuro, nagtrabaho sa iyo. Yung anak ko sa hospital. Pero nurse. Paano yun, ma'am? May communication pa kayo doon sa Japanese husband din yun? We're friends. Ex-husband. Yes, we're friends. Friends. Okay. Yeah, yeah. Ibigay siya ng sustento. Hindi na kasi ano, separate na tayo. Ano, divorce na kami ng matagal. Pero may mga family bonding kami na kasama siya. At may yung mga anak ko. Pati yung mga anak ko. Kasi yung mga anak ko pumupunta lang sa bahay kasi mag-isa na lang ako kasi alam mo naman dito sa Japan when it comes na mag 18 years old na yung anak mo, magiging dependent na yun. May sarili na siyang buhay. Oo, ano, napansin nga rin namin ang kwento sa amin 20 pag 20 years old na. 18. Oo, 18 pa lang, hihiwalay ka na. Hindi kagaya sa Pilipinas, may anak ka na sa lahat-lahat, may complete. May apo ka na, nakasandal ka pala sa nanay mo. Dito hindi. Yung mga anak ko gano'n. Yun nga, medyo malungkot. Kasi malungkot, kagaya ko. Yung anak ko kasi, iniwanan ako, umalis yung anak ko, ano na siya, bali, twin. Magigit pa lang siya, umalis. Nagsarili na siya, nandiyan sa Ikebukuro. Yung anak kong babae, si Iwatsuki, nurse siya doon sa clinical hospital. So, kaka-coffee. Minsan nakakatawa pag-usapan niyo. Pero siyempre, paano yung mga sitwasyon na magkakasagot ka? Diba? Yun. Matatakbo. Sino magdadala sa'yo sa hospital? Naranasan mo na yun, ma'am? Ako, kasi kagaya nung nung nagkasakit ako ng corona, ang tumawag yung anak ko. Kasi, wala siya sa, yung anak ko, yun ang tumawag. Ako kasi mag-isa lang ako sa bahay noong time na yun. Wala talaga. So, sino bantay sa inyo sa hospital? Wala, ako rin. See? Yan ang isang problema. Kasi meron kang katuwang sa buhay. May kasama ka sa buhay. Yun nga. Masaya din kung meron kasana. Pero depende kung yun na talaga ang magiging wala daw forever, di ba? Hindi pa natin. Di ba meron yung forever, di ba? Diamond meron. Pero sa forever, malabo siguro. Ewan ko, siguro depende sa pandala, sa situation. Kami si ma'am kanina, kasi habang nag-breakfast kami, parang tumatak sa isip ko yun eh. Sabi niya, parang wala siyang gana kumain sa umaga, no?
Kasi wala naman siyang kasabay kumain. Oo. Tapos kanina, kumakain kami. Kasama ko yung mga kasama ko. Oo. Si Derek Oven, si Tita Vivi, at si Brian. Na-inganyo siya. Naki-join na rin siya. Oo. Ano sa pakiramdam yun, ma'am? Dating mo ng bahay, mag-isa kakakain. Pa rin, sa labas ka na lang, or hindi ka na lang kakain. Hindi kasi madalas mag-isa ako, di ba? So, ano na lang ang ginagawa? Minsan natutulog na lang para, ano, minsan or else nagagawa ako ng kung ano na mapaglibangan ba. Para lang dumaan yung oras. Kaya gusto ko, mas gusto ko pa ng, kaya ang nag-work ako ng Monday to Friday. Then yung mga free time ko, nagsisend ako ng mga, yung mga items, yung mga pang online sa mga friend ko or nagpo-post ako. Ganun ang ginagawa ko para dumaan ba yung oras. Kasi parang ang bagal. Then Saturday and Sunday, routine ko na talaga yung mga events, nag-ano ko ng mga events, ganyan. Actually, nandito kami sa Japan para sa World Class Excellence Japan Awards. Isa po itong award-giving body, no, na organized by Ma'am Emma Cordero. So parang napapansin natin si Ma'am Eden, lagi siya nandito. Kasi pampalipas din nila ng oras yan. Kasi bonding din yan with the Philippine community. Bonding with the Philippine, Kasi imagine mo, nagtatrabaho ka all throughout, Monday to Friday, Sabado. Kaya yung lagi kang online selling din, ng mga OFW. Itangkilikin din natin, coffee, sa totoo lang. Kasi ano ito, malaking bagay po ito sa kanila. Dagdag kita sa kanila, and parang nagiging libangan na lang nila. At yung mga kamag-anak sa Pilipinas, hindi yung hingi lang kayo ng hingi sa mga kamag-anak nyo dito, eh, kumustahin nyo rin po sila, di ba? Oo, ganun. Sige, ma'am, eh, mensahe nyo na lang po sa mga kamag-anak nyo sa Pilipinas o sa kung sino man na gusto nyong bigyan ng mensahe. Siyempre, mensahe ko lang sa lahat na sana yung pinapadala sa atin, sana bigyan natin ng halaga. Kasi hindi ganun kadaling kumita ng pera sa abroad. Lahat talaga ay paghihirapan at kailangan mo rin ng diskarte sa buhay kung gusto mo talagang makaangat. Ang gandang mensahe ito, ha, ni Ma'am Eden. Marami tayong napulot ngayon ka-coffee, ha. Last time na-interview na natin si Ma'am, pero may mga bago siyang insights ngayon. Thank you, ha, Ma'am Eden, sa pagbabahagi po ng inyong story. Ha. Ka-coffee, kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa ating channel, please click lang po ng subscribe dyan sa baba. At nasa Facebook po kayo, like and follow po sa ating Facebook page. At punta na rin po kayo, ha, sa Facebook page ni Ma'am Eden. Eden's Love Items. Meron sa, ano, sa siya, ano ko, siya hanig, okay. Yung aking, ano, sige, ma'am, ano po ulit yan? Siya Hanig Lamorosa Vlog. Nasa YouTube yan. Ang YouTube ko. Sa Facebook ko kasi nakalagay din yun na. Ang Facebook ko kasi Eden Cas Encinas. Okay. Eden Cas Encinas. Encinas. Tapos Siya Hanig Lamorosa naman sa YouTube. Sa YouTube. Pero ang ano ko kasi yung sa online selling is yung Eden's Love Item. Eden's Love Item. Siya, pwede nyo siya message din doon eh. No? Okay. Ma'am, may message din na nila ako. Kasi ako mismo nakita ko, may mga nagugustuhan niya ako doon ka-copy at ang mura, no? Ang laki ng tipid kung siyempre. Pwede nila akong i-message doon, then doon sila, pwede sila magtanong nung kung magkano yung price or magpapabili kasi December 21 pa uwi ako. December 21. So, pwede kong dalhin yung kanilang mga orders. Kung may mga interested, pwede nyo rin ako i-message eh. Or pwede rin sa'yo ka-coffee. Didiretso ko kay ma'am or pwede dumiretso na kayo kay ma'am Eden. Hindi, ako lang kung sa yung mga ano mo, mga fans mo, pwede sa'yo, then pwede magtanong sa'yo, send ko sa'yo yung mga. Okay, sige. Legit na lang, Eden. O siya, sige, maraming salamat po sa mga sumama. Ingat kayo ka-coffee, nasa man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye, agkapit tayo.